Magandang umaga mga nakatag, lalong pinasaya ang aming umaga dito sa studio dahil kasama namin ngayon ang multi-awarded na boy group from the Philippines. Kasama namin ngayong umaga, fresh from the airport, sina Pablo, Joss, Steel, Ken, and Justin, yeah. Popularly known as SB19! Yeah! Yeah! Woo! Let's go! Pinainit nila ang ating studio pinaingay this morning. Din. Pinaingay. At pinaingay din. First and foremost, thank you so much guys. Alam namin na kadarating pa lang yes. Here in Dubai. Tapos non-stop na rin ang inyong pag-promote sa pinaka-aabangan nyong world tour. At thank you at may stop kayo dito sa Dubai ang pagtatag which is gonna happen tomorrow! Pag ilang stop nyo na dito sa Dubai sa inyong pagtatag tour? Sa Dubai, pang ilang na to? Kami po ni Ken, apat. Pero as SB19, pangatlong beses na po. Yes. Yeah. And syempre, we appreciate them. Guys, as early as now, talagang pumunta sila dito. And sana all, ganyan, diba? Woke up like this. Ang popogi, diba nila? And of course, syempre, how excited are you guys na ito na ang pagtatag world tour at sinama nyo pa ang Dubai. Thank you so much na magpa-perform kayo dito. Super, super excited po kasi sa totoo lang, well, hindi naman siya secret sa lahat but na-postpone po kasi talaga yung Asia tour namin. And finally, this time, matutuloy na po talaga siya and nandito kami sa Dubai para ituloy yung show and magbigay ng kasiyahan sa mga kababayan natin na nandito. And of course, sa 18 na talagang matagal na inintay ito. Mm-hmm. Well, before nagkaroon na kami ng Wyatt tour dito but this time kasi pagtatag na yung pinapromote and yung performance na gagawin namin. So, we really feel the excitement ng everyone. Talagang pinaghandaan namin. And alam namin na pinaghandaan din nila to before. But now, natuloy na, mas nararamdaman namin yung energy and excitement ng everyone. Kaya sobrang excited din kami for tomorrow. Super happy talaga. Wala akong masabi, pero ayun nga po. Kasi since naudlot yung performance namin before, gusto ko lang talaga ipakita sa mga fans kung ano yung mga pinaghandaan namin. And happy ako na makikita ko na sila. Yun. Yeah, yes po. Finally. Ayun po. Syempre, excited kami kasi bukod sa mga nangyari last year, para nagkaroon kami ng time nga po. Like, makapag-release kami ng mga new songs as sa mga solos po namin. So, excited kami na ma-perform namin siya dito sa pagtatag. Masasama na namin siya sa pagtatag tour and maririnig dito sa Dubai. Yun! So, gusto ko lang i-ask sa inyo kasi we are so proud of you guys dahil nga as a group grabe yung mga kanta nyo, grabe yung mga request ng mga listeners namin sa Tag 91.1 and also you being solo artist, next level din ang pag-support ng inyong mga fans, diba? Nakakatuwa naman. Gusto namin malaman, or is it gonna be a surprise? Are you guys going to perform like yung inyong kanya-kanya bang kanta or mga tracks dito sa tour nyo? Or surprise ba? Hindi na namin siguro i-surprise yun kasi amang alam din naman po nila na before na nagpa-perform din po kami ng mga solo tracks. Pero siguro mas mag-iiba lang po ngayon. Magsusurreal na po si Justin. Marami po. Baka si Justin po mag-surreal with dance break. Manggagaling po ako sa tuktok, nakatali. Pero yung mga fan nyo ba, pwede bang mag-request na mga song? Nasa stage kayo, pwede mag-request sila? Ah, pwede naman pwede po. Pero kung natin po nila sa D-show. Pwede naman po sila mag-request, hindi lang namin pagbibigyan. Old school. Oh. At dahil nga third time yun na dito mag-perform as a group, kayo ba, meron ba kayong gustong i-share sa amin na mga memorable experiences nyo? Of course, with 18 and yung mga iba nyo pang mga experience fans dito. Oo, nung nag-perform kayo na pwede nyong i-share. Siguro po, syempre, yung makita po sila, very memorable po eh. Pero yung, alam niyo po, every time na nagpupunta kami dito, talagang napaka-feeling namin, ano kami, alam niyo yung parang maharlika. Like, talagang inaalagaan po kami ng mga tao dito. And nakakatuwa po na kahit, syempre, last year nga nagkaroon ng medyo na-postpone, pero hindi pa rin po nagbago yung parang nararamdaman nila or syempre yung pakikitungo po nila sa amin at may make sure po namin makakabawi kami for this pagtatag Asia tour. Yeah, and siguro yung ano, like, pag sa airport po, I think pinaka-memorable din sa akin yung ano, yung
the look in their eyes pag tinignan mo sila how happy they are pag, mm-hmm. pag nandiyan kami sa airport. So, you know, like tanggap talaga nila na nandito kami and sobrang ano, sobrang heartwarming lang yung pag ano, pag receive nila mm-hmm. sa amin dito. So, and I think they do that because kasi diba sabi nga ni Josh, next level yung pagtanggap nila sa inyo. Kasi the next level din ng pagiging representative nyo sa one of the best, if I could say, ng mga Filipino artists and Filipino group. Kasi nagbibigay kayo ng pride sa ating mga Pinoy from winnings and from performing. Next level din. So we also thank you. Dahil talaga namang, ayaw yun, mahihilera na talaga kayo sa mga international artists with the way you honed your skills. At saka sobrang kami dito ay proud na proud din sa mga na-achieve nyo in a short span of time. Wow. So, let me just say congratulations and thank you talaga. Thank you po. Patuloy nyong tinataas, winawagayway ang bandera ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Thank you po. At pwede naman, at this time, gusto namin marinig galing sa inyo invitation sa ating mga kabayan. Dito na talagang matagal na kayong hinihintay. So, invitation from sa isa't isa yan nyo. Dapat isa, isa't isa. Hello po sa mga kababayan natin, of course, to all 18 dito sa Dubai. Iniimbitahan po namin kayo na manood po ng aming concert tomorrow, pagtatag World Tour Dubai, well, Asia. And tomorrow po gaganapin po siya sa The Agenda Dubai Media City. Sobrang excited po kami. And kung paano po namin to ginawa ng past years, sisiguraduhin po namin same energy and kung kaya po namin lampasan para mas ma-feel nyo yung celebration and ma-feel nyo kung ganun namin pinaghirapan itong era na to. So sana ma-feel nyo po yun. And ayun, see you tomorrow and let's have some fun! Yeah. Hello Dubai, hello 18. Kamusta po kayo lahat? Alam ko po, the past few weeks has been rough for everyone. Sana po dito sa darating na concert namin, mapasaya namin kayo and somehow makalimutan nyo kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo. And mag-enjoy lang po tayo lahat at gusto ko lang po sabihin na mahal namin kayo. Ingat po kayo palagi. Hello po, 18 Dubai and everyone na nakakarinig. Hello po, especially mga Filipino na nandito po sa Dubai. Yung concert po namin tomorrow, sana po ay makapunta kayo dahil ihahatid po namin ang feeling ng Pilipinas sa inyo sa aming performance. So, ayun po, sana po makapunta kayo and sa lahat po ng pupunta, magkita-kita po tayo and enjoy lang natin. Ayun po, sana makatulong ang concert namin para mawala ang inyong pagkamis sa Pilipinas. Yun, sigurado yan. Pinakamaganda. Ayun po, magkita-kita po tayo tomorrow at syempre sa mga susunod pa ang mga concerts. Pero yun po, bukas po, sana makapunta po kayo kung meron kayong konting oras para tulad nga ng sabi ni Justin, ipaparamdaman po namin syempre na nasa Pilipinas ulit kayo sa pamamagitan ng pagpa-perform namin. At wow, syempre po para sa mga 18, we love you so much. Talagang pasalamat kami kasi nandito kayo parate para sa SB19, para dito sa mga kasama nyo sa Dubai. At enjoy lang po natin ang bukas. First of all, salamat 18 for supporting and gusto na namin kayo makita. So ayun, I hope magkita tayo bukas ng ano, safe lahat. Ayun. Ang SB19 tomorrow na lang! Yes! Ang Asia Tour at The Agenda Dubai Media City. Don't forget, thank you so much, maraming guys! Salamat. Maraming salamat! Maraming salamat! Yep. Thank you so much. So, I just want to ask you guys, alam ko sobrang init ng pagtanggap ng 18 ng mga fans nyo. And minsan kasi next level na to the point wherein medyo hindi na limited. Yung parang lumalagpas na sila sa limits nila. So I just want to hear from you, paano nyo ba sila may encourage to be a responsible, kung pwede natin matawag, responsible ng mga fangirls and fanboys. So, I think kasi syempre pakinggan din nila yung mga co-fans nila, co-18. Kasi po napapansin din namin, whenever merong parang napapansin din ng ibang fans na parang sobra na, tama na guys, ganyan.
sila rin po mismo nagbabatian sa bawat isa or talagang sinasabi nila sa isa't isa na sobra na yung ano, or minsan nga po sa isang event po namin, sila mismo yung nagbabarricade sa mga... That's good. Opo. So talagang nagtutulungan sila. So siguro po magandang bagay din na mag-usap-usap sila, pakinggan nila yung bawat isa. And add ko rin po, one thing na ginagawa din po namin is lalo na ngayon po na may sariling company na kami. So we have naglalagay din kami ng mga announcements regarding sa attitude ng fans namin para po talagang makip natin yung peaceful and talagang masaya na fandom. Yes po. Oh. And I think we have different levels of tolerance po. Pero just to be ano lang, syempre learn to read the room, parang gano'n. Minsan kasi parang ano eh, minsan mahirap na kuwari nasa labas, tapos kumakain, tapos alam niyo, susubo ka na lang, tapos bigla po may magka-cut. So yes, siguro kahit after na lang, may mga ganun times lang po na at least po, minsan kasi dati naman, okay lang naman talaga siya, so nakakatuwa. Pero yun nga, parang pag nagmamadali ka, na-realize mo, ay, may mga times pala na hindi rin siya okay. So yun lang naman po for us. And pero masaya po kami lagi kapag nakikita naman po kami ng 18 and fans, yeah, at hindi po magbabago yun. Oh, and oh, isa rin po yung ano, pag sa bahay. Yeah. Gusto ko lang po sabihin na it's where we can, you know, rest. Relax. Galing sa work namin. Yeah. So, okay lang naman sa ibang place eh. Okay lang sa ibang place. And then, understanding, pagiging ano pa rin responsible. And, ayun, gaya ng sabi ni Josh, pag kumakain, sana, we can do that after, you know, after, yes, kumain. And, ayun, pag sa bahay namin and sa, you know, sa personal life namin, I hope na, ayun, distance po natin. Siguro. Yeah. Huwag po na. I mean, hindi siguro. Let's do that. Ayun. For me naman po, I understand the feeling ng mga fans. Kasi before, sobra, naging fan din naman po ako ng isang group or isang artist. I feel yung ganong klase ng bugso ng damdamin. Hindi natin siya mapipigilan. Especially kung talagang yung taong nasa harap mo, yung nilulook up mo, talagang ina-idolize mo. Siguro ang take ko lang po doon sa ganyang klaseng issue is, kung if ever man makasalubong nila yung favorite artist nila, favorite group nila, parang wala namang masama kung may isip po na i-approach siya. Kasi yun yung unang bagay na papasok sa isip mo. Yeah. Lapitan siya, kausapin, magpa-picture. Wala naman pong mali doon and walang problema. Siguro lang, before doing the actual action, parang isipin lang din natin kung ano yung ginagawa ng isang tao. Parang maabala ba siya? Parang may ginagawa siya? Parang kailangan niya ba ng personal space? Or ang pinakamahalaga po kasi sa amin, yung ayaw po namin yung magkukos ng commotion dun sa mga nasa lugar kami, for example, public places. Tapos, parang yung mga tao naman, hindi kami kilala, pero dahil sa pagkakaguluhan, parang makukurious yung mga tao. Tapos parang magkukos pa kami ng parang sikip sa lugar, yes, delay, traffic, delays. Yun lang naman yung iniiwasan. Parang minsan nagkakaroon ng misunderstanding na sobrang snob naman nila, hindi namamansa, hindi pumapayag. But sa loob namin, gusto namin siyang gawin kung kaya nga namin sa lahat ng tao gawin siya. But depende po kasi sa lugar at depende sa sitwasyon. Huwag sa gitna ng lakaran. Parang ganun. Like, we are very open to interact with our fans. Siyempre, dahil sila talaga yung number one na sumusuporta sa amin. And kung wala sila, wala talaga kami. But siguro, tulad din ng pagrespeto namin sa mga fans, sana ganun din yung respeto na matanggap namin from them. Kasi ang love naman, hindi siya pwedeng... ano lang eh, isa lang yung nagbibigay. Yeah, dapat bigayan siya. Yes. So, if you love the person, give them space, give them privacy. So, ganun din. Ganun namin kayo kamahal. So, sana ganun nyo rin kami mahalin. Parang yun lang naman. But, other things naman, wala namang problems. Kasi we know the feeling naman of being a fan. Yes, oh, I love it. Ha? And of course, for the fans out there, yan, huwag kayo kagad magja-judge. Don't be easy to judge. Because at the end of the day, they are trying their best talaga to accommodate everyone. But also, marami din kayong tinitake into consideration. Last add ko na lang rin po pala. Kasi parang we know po kasi important ano din to, important point din. Kasi parang yung fans po kasi, especially sa social media, pag may nakita silang maling post or maling ginawa ng isang tao, madaling mag-judge. Mm-hmm. But kasi ang na-realize ko rin, and paano nga naman kung yung taong yun, first time niya lang ginawa, and hindi talaga siya fan, like parang casual niya lang ginawa, tapos na-post siya, na-judge siya kagad, parang napaka, ano naman nun, napaka sakit for him or for her, na parang
ang dami na kagad na sabing name sa kanya. Eh, first time niya lang naman na-aktuhan or parang hindi niya naman sinasadya. Parang gano'n. Parang ingat lang siguro sa mga words kasi importante pa rin ng mental health. Parang kung wag mong gagawin yung isang bagay na ayaw mong gawin din sa iyong kapwa mo. Parang yun lang. Ayun! Oo! No, golden rule. Tama. I love it! Gusto ko yung mga mensahe na shinare nyo sa atin. And I'm sure, ayan, makikinig lalo-lalo na mga fans nyo out there. Yeah. And speaking of, since we are on the topic of fandoms and fans, syempre, hindi rin talaga may iwasan. Alam natin yan dahil we have been, sabi nga ni Stel, we have been a fan before. Hindi may iwasan yung mga mainit na mga opinion. Yes, every yes, fandom, yes. Every group, merong mga masasabi. And so, siguro gusto ko na lang marinig maybe advice from you guys, not just for 18, so syempre, from the other fandoms as well, na ano yung mabibigay nyo na advice para naman medyo, chill lang tayo. O maiwasan yung mga ganyan. Kasi at the end of the day, nakakarating yan sa mga artists and it affects the artists. So siguro, would you like to share your advice? Siguro po, ayun nga, parang gaya rin po ng sinabi ni Stel na we think before we parang post click or say anything. Kasi po, syempre, yung mga nasasabi natin is iba-iba rin yung pagtanggap ng bawat tao na nakakabasa, na nakakarinig. The best way na we can do is parang alam din naman ng tao which one is yung critic and which one is yung parang may masabi lang talaga para lang mag-cause ng ano. So sana po iwasan talaga natin yon. Malaki yung nagiging impact niya to everyone, not just the artist. Na kasi po syempre hindi natin maiwasan yung mga haters, yung mga bashers. So yung comments po na nilalapag natin, na hate na sinasabi natin sa mga artist, and hindi lang talaga artist yung naapektuhan, maraming tao, especially yung mga fans, na nagkakaroon lalo ng misunderstanding. Mm-hmm. So, bukod din po dun sa mga haters, syempre, the fans siguro, if alam nila na mema lang, minsan makikita mo yung account, walang laman. So, huwag na lang pansinin. Mm-hmm. Kasi po, pag ano, lalo lang, parang masasatisfy lang yung basher. So, ayun po, iwasan natin. And siguro, mas maganda mag-focus tayo sa goals natin, sa mga bagay na magaganda, para mas lalong yung new energy na makuha ng lahat. Tsaka po, uso ngayon yung parang nakikihype lang eh. Yung parang pag may someone na may, alam mo yung trending na main something for the na clout. Nakikisama lahat. So parang, para sa akin po, instead of may masabi kang masama na galing sa'yo, siguro ano na lang, spread positivity instead of negativity. Kasi kawawa rin naman yung parang, what if mali ka, what if, ayun, alam mo yun, yung better to siguro be silent na lang. Siguro, yun nga, huwag na lang makasakit ng ibang damdamin po. Tsaka syempre, siguro ano lang, mas chill lang sila kasi social media can be talagang exhausting toxic. Or toxic. Parang siguro instead of focusing on it, mas maganda siguro mag-focus to ano lang nga, mag-spread lang ng kabutihan or fun, good vibes, instead of puro makikita mo parang ano na to, yung parang nakikita siguro ng mga tao recently, mas dumadami na yung pangit na nakikita instead of the good things na natatabunan na. So baka isa na rin yun sa maka-affect sa'yo sa personally, yung ano mo, yung pananaw mo. So, siguro mag-iingat na lang po talaga. Siguro po, ano na lang po, be mature na lang. Yeah. Kasi parang, right now, we know na ang daming mga bagay na natutuwa tayo kasi finally, it's happening na and we have our own favorites na sinusuportahan. And dito naman sa kung nasan tayo ngayon, to be honest, wala naman tong pilitan. Parang walang pilitan, walang competition. Mm-hmm. But for others, syempre, hindi natin mapipigilan yung may isip nila ganun. Siguro kung ganun nga yung iniisip nila na this is competition, okay lang rin naman yun. Basta, ang rule lang is kung wala namang magandang sasabihin sa ibang tao, wag na lang sabihin. Kasi paano kung yung sinabi niya na yun, ibalik din sa kanya, edi sumama rin loob niya. Parang ganun. Edi kung ayaw mo marinig yun, wag mo na siya sabihin sa ibang tao. Tsaka, for me lang din, kung sisimula natin na pagandahin yung mga bagay na gusto natin sabihin sa ibang tao, mababawasan yung problems na babalik din sa'yo. Parang ganun. Yeah. The more you
attract yung negative. Ganun din kasi yung lalabas at lalabas sa bibig mo. Yes. So, kung wala ka naman talaga magandang sasabihin, focus ka na lang dun sa gusto mong gawin na ikakabuti mo, hindi yung ikakasira mo rin in the future. Tama. So, mas masarap po pakinggan yung parang, I'm happy for them, I'm happy for you. Kaysa yung, uy, mas magaling ako dyan. Oo, tama yan. Let's be happy na lang rin and let's celebrate everyone's Achievements, success, tama yan. Hindi naman to competition lagi. Oh, if I were you guys, dapat magano kayo, focus kayo sa mga new dance moves at saka mga songs ng SB19 kasi nakaka-happy sila. Yan. Yan ang pagtuunan natin ng pansin. But of course, we would like to end this with your message. Syempre, sa mga nag-aabang sa inyo, eto na, long last makikita na kayo ng mga 18 ng mga fans niyo. Ano ang mensahe niyo sa kanila na naandito sa Dubai? Yes, we're very excited po to see you guys and finally makikita na talaga tayo and ito na, matutuloy na yung inaasahan nating kasiyahan and party. So if you guys are free tomorrow, magkita po tayo at ito na ang pinaka inaantay nyo at ang pinaka hindi nyo makakalimutang concert sa buong buhay nyo. Yun, no? Oo. Tama. Yeah, see you. I love you guys. Wala akong masabi talaga kasi yun lang naman yung ano eh. Kaya naman din po kami nandito dahil sa kanila. So, yun lang po. Sana ma-enjoy nila yung performance tomorrow and mag-ingat sila palagi kasi hindi naman palagi okay. So, yun lang po. Yes! Let's go! We love you guys. Magkita-kita po tayo. Let's have some fun. Ayun. Thank you so much. Maraming salamat sa lahat ng support ang binibigay niyo. Okay! Yeah! Hindi, yun pa. Sige po, magkita-kita po tayo bukas at ayun po, we love you guys. Okay, last. All love to you guys. Peace sa lahat ng fandoms. And spread love always. And be happy. Stay healthy. Wag magpaka-struggle sa mga hate. Mag-gym kayo. Mag-gym birthday. Yes, thank okay. You. Thank you, Tag 91.1. Yes, thank you. SB19. Tag 91.1. Pinoy talaga!